Muli na namang naglalaban ang dalawang naging spokesperson sa Duterte administration. Ang una po nito, a month ago, nung ito pong si Harry Roque, nagpakalat po na siya daw po ay tinawagan nitong si Rodrigo Duterte. Pero ipinakita naman itong si Harry Roque sa kanyang live streaming din na merong call log ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sino ba talaga ang nagsasabi ng katotohanan sa dalawa nung mga panahong iyon? Hindi natin alam. At ngayon, sino pa rin ang nagsasabi ng katotohanan sa dalawa? Hindi pa rin natin alam. Pero isa lamang ang tiyak. Si Rodrigo Duterte, nagsalita po ng bangag at adik ang ating Pangulong Bongbong Marcos. At itong si Harry Roque, nagsalita po ito na meron talagang gentleman's agreement ang Duterte administration at saka ang China. Balikan muna natin yung unang pagtatalo ng dalawa. Ito po yun, mga tol. Ipinaaresto na raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa kanyang dating tagapagsalita na si Harry Roque. Pero fake news daw yan. Sabi naman ng isa pang dating spokesperson na si Salvador Panelo. Ano ba talaga? Alamin sa report ni Maricel Halili. Nagkokontrahan ngayon ang dalawang dating presidential spokesperson, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang dahilan, kung totoo bang ipinaaresto na si Digong. Sabi kahapon... Ayan po, a month ago yan, o 2 months ago. Pero may bago na naman po silang pagtatalo sa publiko. Hindi naman sila dalawa direktang nagtatalo, pero yung kanilang mga argumento, yung kanilang mga impormasyon na sinasabi, nagbabanggaan po sa isa't isa. At hindi lang naman ito unang nangyari. In fact, sa panahon nitong si Rodrigo Duterte, nangyari na rin na hindi po sinang-anuyunan nitong si Salvador Panelo ang mga sinasabi nitong si Harry Roque. Mukhang matagal na talaga ang dalawa na ito, hindi magkasundo. Pero wala tayong pakialam sa kanila. Ang issue po natin dito ay ang katotohanan na meron pong gentleman's agreement at kinumpirma po iyan ng China. Kaya perhaps sa puntong ito, baka nagsasabi ng totoo dito itong si Harry Roque na merong gentleman's agreement. Ano? Kasi hindi naman kukumpirmahin niya ng China kung walang ganon. Pero kasinungalin ang sinasabi nitong si Harry Roque na walang secret agreement. Sapagkat ang gentleman's agreement na yan, sikretong ginawa ni Rodrigo Duterte at saka ng China. Hindi po alam yan ng Pilipinas at ng mga Pilipino. Ngayon lamang natin nalaman yan nang pumutak na po ang Chinese top officials. Hindi natin na nalalaman sa napakatagal na panahon kung hindi pa dahil doon sa pagputak na yon ng isang officialis po ng China. Panoorin natin ngayon kung sino naman dito sa dalawa ang maaaring nagsasabi ng totoo ayon sa balita ng News 5. Magkaiba ng sinasabi ang dalawang dating presidential spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y gentleman's agreement na Pilipinas at China kaugnay sa issue ng West Philippine Sea. Sino ba sa kanila ang nagsasabi ng totoo? Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Nagtatablahan na naman ang dalawang dating presidential spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo. Before na ipagpatuloy po natin yan, alam niyo kasi itong si Harry Roque sobrang daldal. Kumbaga, napakadaldal po nito kaya nagkakanda dulas-dulas ang bibig parang hindi abugado. Marahil, yung kanyang kadaldalan para po i-gaslight ang kanyang mga manunood sa mga bagay-bagay confronting the issues dito sa mga Duterte. Pero dahil sa kadaldalan niya, nabubulgar tuloy na kumpirmado yung sinabi ng top government official ng China. Sa parte naman itong si Salvador Panelo, hindi natin masisisi ito na magsalita laban sa kanya kasi pinoprotektahan ito siyempre ang kanyang boss na si Duterte. Eh yung ginawa kasi nitong si Harry Roque, nagpoprotekta pero parang ipinagkanulo niya. Kaya bahala na kayo kung sino gusto niyong paniwalaan sa dalawa. Go Duterte, kaugnay yan ang umano'y gentleman's agreement kung saan nakasaad na bawal daw magdala ng construction materials sa BRP Sierra Madre. Sabi ni Attorney Harry Roque, kasunduan yan ni ex-President Duterte at Chinese President Xi Jinping. Pero tinablayan ni Attorney Salvador Panelo. Sabi niya sa isang panayam, nagsisinungaling ang sino mang nagsasabing merong... Sino bang nagsasabi na merong gentleman's agreement? Di ba si Harry Roque? Kaya sinungaling ka, Harry Roque, ayon kay Salvador Panelo. Gentleman's agreement. Kausap ko si dating President Duterte, ikatikawin ka ni sir, there
was no agreement, gentleman or ungentleman. Wala pang bagong tubong dyan si Roque. Pero kanina, binweltahan niya rin ang anyay secret agreement daw ng na. China. At ni dating Senator Antonio... Ito na. Kasi siyempre, huling-huli na sa bibig si Harry Roque. Kaya para ilihis ang isipan, particular ng mga DD shit sa issue, pilit nilang binubuhay yung naratibo kung saan sinasabi nila na ito daw pong si Trillanes nagbenta sa West Philippine Sea. Ayan po ay common sense lamang mga tol. Hindi mo maibibenta kung ikaw ay isang senador lamang. Kung kasabwat si Aquino, imposible naman na hindi malaman ito at nang may mga ebidensya dapat si Rodrigo Duterte. Dahil naging pangulo siya ng Pilipinas, nababanggitin mamaya ni Antonio Trillanes dito po sa kanyang paliwanag. Puntahan na po natin. Ito po yung explainer na ginawa nitong si Antonio Trillanes at naka-upload po ito sa kanyang Facebook page. Pero tinanggal ko po yung background music kasi baka makopyright tayo. Kaya dito na lamang po natin panoorin sa player ng na gagamitin po natin. Ang purpose lamang nito para bigyan po ng kalinawan kung ano talaga yung katotohanan sa nakalipas na panahon. Hindi ko po ini-introduce ang political preference nitong si Antonio Trillanes o kung ano man yung kanyang mga sinambit dito para po palabasin na siya po ay magaling na public servant. Wala po akong pakialam doon. Ang punto lang, tingnan natin yung mga sinasabi niya at ibangga po natin sa mga bagay-bagay na nakikita po natin sa paligid. Higit sa lahat, yung katunayan na kapag ka nagsalita ka sa harapan ng publiko, pwede mo itong i-countercheck sa ibang mga ahensya ng gobyerno o in general sa public para malaman kung siya ba ay nagsasabi ng katotohanan o hindi. Kayo po ang humusga, pero sa aking paniniwala, sa aking opinion, nagsasabi dito ng katotohanan itong si Antonio Trillanes. Panoorin po natin mga tol. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang isang issue na paulit-ulit na kinakalat ng mga makadutete sa social media laban sa akin. Ang back channel issue sa West Philippine Sea. Marami silang versions nito. Binenta ko raw ang Scarborough o kaya ang Spratlys sa China. Ano raw ang ginawa ko sa 16 secret meetings with China? At nag-tridor daw ako sa interest ng bayan sa pagiging back channel negotiator ko. Nakilang interview na ako sa radio at TV at ilang post na rin sa Facebook since 2012. Baka pwede naman mapagbigyan nyo rin ako sa isang interview. Hindi. Wala eh. Nag-email tayo sa opisina nitong si Antonio Trillanes. Hindi naman yata nasin kaya hindi tayo napagbigyan. Tuloy po tayo mga tol. Nakapaliwanag nito pero sadyang kinakalat pa rin ang fake news na ito. Kaya para sa kaalaman ng lahat, ito po ang katotohanan. Noong April 2012, nagkaroon ng standoff sa Panatag Shoal o kilala rin sa pangalang Scarborough Shoal. Bunga ito ng paghuli ng isang Philippine Navy ship sa mga Chinese fishermen sa loob ng Scarborough. Biglang sumaklolo ang dose-dose ng Chinese Coast Guard ships at pinalibutan ang shoal. Ilang linggong uminit ang sitwasyon doon hanggang sa umabot sa 80 to 100 Chinese ships of different sizes ang nasa loob at labas ng Scarborough. Dahil sa stalemate na ito, I was officially designated to be the back-channel negotiator by then-President Aquino noong May 2012 para pahupain ang sitwasyon sa Scarborough Shoal. Just to be clear, ang pagiging back-channel negotiator ay isang foreign policy tool ng isang bansa para malutas ang mga problemang hindi kayang malutas ng formal or front channel ng DFA. Hindi po ito illegal. Linawin din natin, ang Scarborough Shoal ay nasa karagatan ng Zambales. Iba po ito sa Kalayaan Island Group o Spratlys na nasa bandang Palawan naman. Scarborough lang po ang covered ng authority ko as back channel negotiator at hindi kasama ang Spratlys. My mission was to de-escalate o pahupay ng tensyon at mabawasan ang mga Chinese ships in Scarborough Shoal. Hindi po covered at hindi pinag-usapan ang issue ng sovereignty kasi maliwanag na atin ang Scarborough Shoal. Ang pagiging back-channel negotiator ay para lang messenger kung saan ihahatid mo ang mensahe ng presidente
sa mga kausap mong negosyator. Tapos, ihahatid mo naman pabalik ang mensahe nila sa presidente. Walang labis, walang kulang. Hindi ka makakadiskarte ng sarili mo kasi nasa presidente pa rin ang final approval. Nakatulong din na bilang dating Navy officer ako, madalas kami nagpapatrolya dyan sa Scarborough at nakakahuli ng mga Chinese ships. Kaya pamilyar ako sa hugis ng shoal at sa area na pinag-uusapan. The negotiations lasted for about 3 months, 14 meetings lahat-lahat. 7 ang ginawa rito sa Manila at 7 naman ang ginawa sa China. Hindi po 16 trips gaya ng sabi ni Enrile. Again, hindi ito bawal kasi negotiations nga, di ba? Kaya dapat talaga mag-meeting. Kahit umabot pa yan sa 100 meetings, hanggang malutas ang crisis, legal pa rin yun. Anyway, nang matapos ang back channel negotiations, napahupa ang tensyon at na-reduce ang number of Chinese ships in Scarborough. From 80 to 100 ships nung simula, naging 3 barko na lang at nasa labas na ng shoal. Kumpirmado ito ng ating Philippine Navy at Coast Guard at pwede rin i-check muli ng ating media. O yan ang sinasabi natin dito, mga tol. Lahat ng sinasabi ngayon dito nitong si Antonio Trillanes, pwede nating i-check, pwedeng i-confirm ng Philippine Navy. O kaya it's up to the public kung paano po nila ititreat ito, kung totoo o hindi. Kasi yung mga sinasabi ng mga Duterte fanatics, kasama na rin itong si Rodrigo Duterte, lahat po yon retorika ni Rodrigo Duterte na pinakalat ng kanyang mga minions. No? At marami sa inyo na paniwala sa bagay na yon. Pero ako, to be honest with you, hindi ako naniwala na ibebenta nitong si Antonio Trillanes ang West Philippine Sea. Napaka... Pasensya na kayo kung naniwala po kayo, pero use critical thinking sa mga bagay-bagay. Para sa mga ganyang pagkakataon, hindi po tayo basta-basta napapaniwala ng mga katulad nitong si Rodrigo Duterte at ng kanyang mga fanatics. Tuloy tayo dito, mga tol. Kung nagsasabi ako ng totoo, nagawa po ito without surrendering even an inch of our territory. Sa atin pa rin ang Scarborough. In short, na-accomplish ko ang mission ko. Sa atin pa rin ang Scarborough at kaya hindi totoo ang sinasabi nitong si Harry Roque. It doesn't mean na porkit wala tayo, nawalan tayo ng full control dyan, nawala na sa atin yung teritoryo natin. Hindi totoo yun. In fact, sinabi ng ating Commodore sa Philippine Coast Guard na si Tariela na sa kauna-unahang pagkakataon simula nung standoff diyan po noong 2012 sa Scarborough Shoal, muli po tayong nakapag-angkurahe sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya hindi po nawala ang Scarborough Shoal sa atin. Nawalan tayo ng absolute control kasi nandyan yung presensya ng China at napapahirapan ang ating mga mangingisda na pumasok sa loob ng Baho de Masindoc. Pero hindi pa rin maikakaila ang katotohanan na ang bahagi na yan ng West Philippine Sea na tinatawag na Baho de Masindoc o Scarborough Shoal ay sa atin. Hindi po nawala sa atin. Tuloy tayo rito, mga tol. Looking back, I can proudly say na ito ang aking biggest achievement in my career as a public servant. An invasion or an armed conflict with the regional power was averted through those back channel talks. Eventually, nang ayaw palisin ng China ang remaining 3 ships na nasa labas ng shoal, na obligang mag-file si Pinoy ng arbitration case which we eventually won. Ang dahilan kasi dyan, mga tol, ang kapal na mukha ng China. Nakipag-usap, nagkaroon ng negotiations, di ba? Naaalis lahat. Pati ang bansa po natin, syempre, sumunod dyan. Ang bansa natin, sumunod dyan. Pero ang China, talagang matigas ang mukha. Iniwan po nila yung kanilang mga barko. Kaya ang recourse, hindi para makipag-yera. Kasi ang pinalalabas ng mga DD sheets, wala daw ginawa ang Aquino administration. Hindi naman ang sagot sa mga ganyang kaparaan ng dahas o pwersa. Ang ginawa, dinala po yan sa The Hague, sa Permanent Court of Arbitration, at tayo po ang nanalo. Nag-decide po ang PCA dyan sa pabor para sa Pilipinas na ang
exclusive economic zone po natin, dapat tayo po ang nakikinabang, hindi po ang China. Ang historical claim ng China, ibinasura po ito ng Permanent Court of Arbitration. Ngayon, ang depensa nila, hindi raw po ito binding sa kanila sapagkat hindi daw po sila nag-participate doon po sa arbitration. Ang tandaan po natin dyan, sinabi po ng mga legal expert, hindi kinakailangan ang participation ng isang bansa. Dahil the moment na sila po ay nag-ratify doon sa UNCLOS, ay binibigay na po nila yung consent para po sa isang future arbitration. At hindi nga po nagpa-arbitrate itong China, kaya parang na-waive po yung kanilang karapatan to present ng side nila. Kaya eventually, ang PCA nag-decide doon po sa mga ebidensyang isinumiti po ng ating bansa. At ito nga po, bahagi dyan, yung mga mapa sa panahon pa lamang ng pananakop ng mga Kastila, na ang bahagi na yan ng West Philippine Sea, bahagi na po ng mapa ng Pilipinas. O, tuloy po tayo rito sa pakikinig kay Antonio Trillanes. Ngayon, kung ano man ang ini-insinuate ng mga makadutete na binenta ko raw ang Scarborough, maliwanag na fake news po ito. Kasi, unang-una, wala naman sa isang senador ang titulo ng Scarborough Shoal. Kaya paano ko ito mabebenta? Kung totoo yan, kahit bibig sale o anumang kasulatan sana, ay may naipakita na si Duterte. Kasi hawak naman nila lahat ng mga... Idagdag na rin natin ito mga tol. Common sense. Eh kung yung gentleman's talk nga lang sa pagitan ng China at ni Rodrigo Duterte, parang sinusumbat na ng China eh. How much more kung meron pang pagbebenta? Diba? Sentido kumon. Kung sa tingin ninyo nagbenta ang Aquino administration at saka itong si Trillanes, hahalungkatin nyo ng China. Ito! Meron kaming usapin ng Aquino admin at nitong Trillanes na binenta nila ang bahagi na yun ng West Philippine Sea. Ganun ang gagawin po ng China. Napakasimple lamang nun para sa kanila. Eh yung gentleman's talk nga, binanggit nila, di ba? Ang dokumento sa Malacanang at DFA. Ngayon, kung sasabihin na hindi naman literal na binenta ang Scarborough, eh ano daw ang binenta ko? Wala rin namang masabi sina Enrile at Duterte. Kaibigan din naman ni Duterte ang China, kaya pwedeng-pwede niya ito tanungin kung anong interest ng Pilipinas ang ibinigay ko. Tama. Kaso nga wala rin. Kasi gawa-gawa lang itong isyong ito. Pangalawa, kung totoong binenta ko ang Scarborough, bakit pa nag-file ng arbitration case ang Pilipinas at nanalo pa sa kasong ito? Dapat din sinabi na ng China na sa amin ang Scarborough dahil binenta na yan ni Trillanes. Kaso wala namang sinasabing ganyan ang China. In fact, ang sinasabi ng China ay may kasunduan sila ni Duterte na hindi niya itutulak ang ruling arbitral tribunal. Yun ang tunay na pagtataksil sa interes ng bayan. Pangatlo, wala ring reclamation at base ng China sa Scarborough hanggang ngayon. Hindi rin ba dapat nagtayo sila ng base dyan kung totoong binenta ko na at sa kanila na yon? Bakit umalis ang mga fishing boats ng China sa loob ng shoal kung kanila na ang Scarborough? Hanggang ngayon, wala sila doon. Kaya hindi po totoo ang sinasabi ni Duterte na we lost Scarborough. Oh, kaya huwag kayong magpapauto kay Rodrigo Duterte. Masyado kayong mga uto-uto, Didi Shits. Sabihin ng po ninyo, paniwalang-paniwala na kayo kagad. Tapos pakalat na ng mga trolls. Eh, aminado naman itong si Rodrigo Duterte na talaga nagbabayad siya ng trolls ng mga panahong ngayon. May pondo talaga sila para dyan. Saka huwag nyo nga kaming bulahin pa mga Didi Shit. Mga DDS bayaran. Ang nagsabi niyan, isang DDS na si Ninyo Barsaga. Paano nyo i-debunk yung sinabi ni Ninyo Barsaga na sila'y binabayaran ng Duterte dati? Tuloy tayo rito mga tol. Hindi rin totoo ang paulit-ulit na sinasabi nila sa media na naisahan daw tayo sa negotiations kasi umalis daw ang barko natin at hindi umalis ang barko nila. Paano tayo naisahan kung umalis nga ang 80 to 100 ships ng China bunga ng back-channel negotiations? Ngayon, kung hindi ro makapangisda ang mga fishermen natin doon, dahil daw sa naiwang 3 Chinese Coast Guard ships na nasa labas naman ng shoal,
Bakit hindi utusan ni Duterte yung Philippine Navy or Coast Guard para alalayan ang mga mangingisda? Sino at ano ang pumipigil kay Duterte na gawin ito? Finally, para lang maliwanag, noong 2017, the Ombudsman dismissed the case na final ng mga kaalyado ni Duterte accusing me na binenta ko raw ang Scarborough sa China. Paano naman hindi i-dismiss ang kaso? Eh ang ebidensya lang na prinesenta nila ay ang mga kasinungalingan nila Duterte at Enrile. Ayon sa desisyon ng Ombudsman, there is no probable cause for treason, there is no probable cause for espionage. In short, naniwala sila Duterte sa sarili nilang fake news, kaya ayun, case dismissed. Idagdag ko lang po na ako ang principal author ng RA 9. Alam nyo mga DDshit, kung matibay talaga ang ebidensya, hindi paapayag itong si Rodrigo Duterte na i-dismiss yan basta-basta. Tingnan nyo yung nangyari kay De Lima. Oh, talagang inabot ng mahigit sa 6 na taon kung hindi pa nagkaroon ng bagong administrasyon, hindi pa gagana ang due process. Kasi mismong si Rodrigo Duterte umamin eh. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan, partikular sa ABS-CBN, bilang pangulo para impluwensyahan ang pagpapasara dito. Ganoon, gumamit ng kapangyarihan itong si Rodrigo Duterte. Kaya sa tingin ninyo, kung malakas talaga ang ebidensya nila at totoo yung kanilang sinasabi laban dito kay Antonio Trillanes, imposibleng hindi nila maipakulong ito. Eh dahil nga walang katotohanan, kaya sa ombudsman level pa lamang, dismiss na kagad. Again, hindi ko pinopromote ang political ambition ng itong si Trillanes. Facts lamang po tayo rito, mga tol. 522 o ang Philippine Baselines Law na nag-establish ng ating internationally recognized legal claim over Scarborough at ang Kalayaan Island Group, kaya malabo talaga ang akusasyon nila. Ano naman daw ang Brady Notes na binasa ni Enrile noong 2012 sa Senate? Noong May 17, 2021, humarap si Enrile sa buong bansa sa imbitasyon ni Duterte para isiwalat daw ang nalalaman niya ukol sa issue. Pagkakataon na rin niya yon na ilabas ang Brady Notes na binasa niya noon, pero wala siyang naipakita kahit nagabuhok na ebidensya. Puro intriga lang ang kanyang sinabi. Kung meron mang Brady Notes, maaring ito po ang notes ni dating Ambassador Sonia Brady nung nag-briefing ako sa kanya about the back-channel negotiations nung bagong dating siya sa China at patapos naman ang back-channel negotiations. Para maliwanag, kami lang ni Ambassador Brady ang nag-uusap sa loob ng Philippine Embassy at walang kaharap na Chinese officials during my briefing. Meron lang isang staff niya at isang staff ko na nandoon. Yun ang kaisa-isang beses ko na nakausap si Ambassador Brady. Kailangan kong magbigay ng briefing kay Ambassador Brady kasi nga wala siya sa kahit anumang back-channel meetings ko. Late July or early August 2012 lang siya unang pumunta sa China after niyang ma-appoint bilang ambassador doon. Samantalang ang back-channel talks naman ay nangyari from May to July 2012. In short, wala akong na-bypass kasi nga walang ambassador sa China noong mga panahon na yon, taliwas sa sinasabi ni Enrile. Lahat ng mga impormasyong ito ay pwedeng ma-confirm ng media sa DFA at sa Bureau of Immigration. Di ba kayo nagtataka kung bakit hindi ibinigay ni Enrile ang Brady Notes sa media noong 2012 at nitong May 2021 sa appearance niya? Nakakalungkot lang na merong mga media na napasakay ni Enrile noong 2012 pero hindi naman nila hiningi ang Brady Notes at hindi rin kinumpirma sa DFA ang totoong kopya nito. Ano ngayon ang binasa ni Enrile sa Senado noong 2012? Enrile Notes yun o kathang isip ng isang master sa pagsisinungaling. Tatandaan nyo na si Enrile ang nagpeke ng ambush niya para madeklare ang martial law noong panahon ng diktador na si Marcos. Siyempre, diyan hindi tayo mag-agree na ang sole reason kung bakit dineklara ang martial law ay yung fake ambush di umano nitong si Enrile. Alam naman natin
kung bakit dineklara ang martial law. At huwag na natin i-argumento ngayon yan. Ipaliwanag na po natin yan sa maraming pagkakataon. Paniniwala yan ni Antonio Trillanes at hindi ko sinasabing paniwalaan ninyo dahil hindi ako naniniwala sa party na yon. Pero doon sa mga pwede nating i-verify, katulad ng naging pag-uusap nila sa pagitan nitong ambassador na binanggit niyang si Brady, eh pwede naman niyang i-check ng publiko sa kahigit sa lahat yung katunayan na sinasabi niya rito na bakit nga ba hindi binigyan ng kopya nitong si Enrile ang media na pwede niya namang gawin. At lalong-lalo na sa panahon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na pwede niya namang sabihin sa harapan ng publiko kung meron nga talagang mga notes regarding the said back channeling na ginawa nitong si Antonio Trillanes, and doon may pagtatraidor o pagbebenta sa bahagi ng ating teritoryo. Pero wala tayong nakitang ganon hanggang sa ngayon. Kaya it's up to you mga tol kung kanino kayo maniniwala. Siyempre, sa parte naman itong si Enrile, binibigay pa rin natin yung benefit of the doubt sa kanya, lalong-lalo na ngayon ay kasama po siya bilang Presidential Chief Legal Counsel ng ating Pangulong Bongbong Marcos. But let's stick doon sa posisyon. Ang trabaho nitong si dating Senador Juan Ponce Enrile sa ating Pangulo ay para sa legal na mga matters, hindi sa iba pang mga bagay. Kaya nasa sa inyo yan mga tol. Ha? Again, baka kasi ma-misinterpret nyo ako rito, hindi ko pinopromote ang anumang political inclinations or ambitions nitong si or preference nitong si Antonio Trillanes. Stick lang tayo doon sa issue sa West Philippine Sea. Tuloy po natin ang pakikinig dito mga tol. Sa tanong naman kung bakit daw ako nag-walkout sa debate namin ni Enrile noong 2012. Kung papanuorin nyo ang video na nilabas nila tungkol dito, maliwanag na wala pong walkout na nangyari. Sa mismong video nila, halos 10 minutes kami nagde-debate ni Enrile, kaya paano nila sasabihin nag-walkout ako? Pero dahil out of line at out of order ang line of questioning ni Enrile, naobliga akong tapusin ang interpellation. Kasi ang subject ng privilege speech ko that time ay tungkol sa pangkontra ko sa plano nila Enrile na hatiin ang probinsyang Camarines Sur, habang tungkol sa back channel talks naman ang mga tanong niya. Ayon sa basic rules of parliament, bawal ang ganon. Dapat ang interpellation ay tungkol lamang sa subject ng privilege speech. In short, it was already an irregular proceeding and I had to stop it. More importantly, classified or confidential information ang matters concerning national security and foreign affairs na gustong pag-usapan ni Enrile. Sensitibo ito at maaring maka-apekto sa buhay ng mga tao at interes ng ating bansa. Kaya sa puntong iyan, alam yan ni Rodrigo Duterte. Yung napag-usapan ni Trillanes at ng China, alam yan ni Rodrigo Duterte being then the president of the country. Dahil pag naging presidente ka, magkakaroon ka ng access sa lahat ng confidential matters sa kasaysayan ng Pilipinas. Kaya huwag tayong lokohin, huwag tayong utuin ng mga didisit sa kanilang mga pinagsasasabi. Being a former AFP officer, conscious ako about unnecessarily divulging classified information. In fact, kasama mismo si Enrile doon sa executive session sa Malacanang nung pinag-usapan ang mga bagay na ito noong July 2012. Panoorin nyo ang mga video ito. Binibriefing kami ni Del Rosario tungkol doon sa nangyari sa Scarborough Shore. At mukhang nagkaroon ng alitan ang pangkat natin at ang pangkat ng China doon ngayon. Sinabi ni Trillanes na pagpunta siya sa China at kinausap niya yung mga namumuno sa China tungkol doon sa bagay na sa problema na yun. Ako naman bilang presidente ng Senado noon, tinanong ko sa kanya, anong karapatan mo na nagpunta sa China? Yung ba ikusang loob mo lamang ang nagpunta roon? Sabi niya, hindi. Nagpunta ako doon, may authority ako. Sinong nag-utos sa inyo pumunta roon?
Pagkatapos sumagot si Presidente Aquino, sabi niya, ako sa ang nag-utos sa kanya. Maliwanag sa sagot niya na alam niya na ang tungkol sa report ko sa Back Channel Talks at alam din niya na si Pinoy mismo ang nagtalaga sa akin, pero nung nagdebate kami sa Senado noong September 2012, nagmamaang-maangan siya na hindi niya alam kung meron siyang nakitang anomalya sa pagkakaroon ng Back Channel Talks noon. Bakit wala siyang sinabi sa publiko? Ito naman siyempre pagdepensa nitong si Antonio Trillanes sa pag-atake sa kanya ngayon nito pong si Harry Roque. Kasi sa nakalipas po na appearance nito pong si Harry Roque sa harapan po ng publiko, sinabi niya po sa kanyang mga interviews at live streaming na quote-unquote Trililing ang nagbenta ng West Philippine Sea. At wala na daw pong nawalang teritoryo sa panahon nitong si Rodrigo Duterte. Kaya hindi daw po matatawag na secret talk yung naging pag-uusap nitong si Duterte at sa kanhi ni Xi Jinping. Pero ang punto, hindi alam ng publiko yung gentleman's talk na yan. Kapag hindi alam, pagka hindi alam ng publiko at pangulo ka, nakipag-usap ka sa pangulo ng ibang bansa, secret yun. Anong tawag mo doon? Open secret? Anyway, hinahangad po natin na magbigay linaw partikular si Senador Alan Peter Cayetano dito. Kalimutan na po natin yung 10K na pangako ninyo. Pero dito sana linawin po ninyo dahil tinuturo kayo ni Harry Roque madaldal eh. Na kayo daw po ang nagsapubliko ng gentleman's talk na ito sa pagitan po ng China President at saka ng President po ng Pilipinas. At hinahangad din po natin na ang Senado kasama sa panawagan ng ilang mga individual, partikular ng isang profesor mula po sa De La Salle University, na magsagawa po ng isang investigasyon kaugnay po ng tinatawag na secret deal ni Duterte at saka ng China. Ganun din naman sa Kongreso, hinahangad din po natin na magkaroon po dito ng isang hearing in aid of legislation. Ang intention ko ay para magkaroon po tayo ng panibagong batas na maaaring pumigil sa sino mang individual na sa panahon ng kapayapaan, pwede pong makumit ang pagtatraidor sa bayan. Kasi sa ngayon, ang pagtatraidor sa bayan o yung tinatawag pong treason ay hindi po magagawa o makukumit dahil po ang nakalagay sa batas kasi it is committed only in times of war. At malinaw na marami pong nagtatraidor sa bayan ngayon, isa na po dyan noon si Rodrigo Duterte. Dahil nga po walang batas na maaaring magparusa sa pagtatraidor sa bayan sa panahon ng kapayapaan, hindi pa pwedeng paharapin with criminal liability itong si Rodrigo Duterte. May mga nagsasuggest administratively daw sampahan ng kaso. Eh, paano mo pa sasampahan ng kaso administratively ang isang hindi na pangulo? Dahil ang penalty naman ng administrative ay pagkakatanggal sa kanyang posisyon. Saka hindi rin pwedeng ikatwiran yon. Dahil ang pangulo, hindi mo pwedeng tanggalin maliban kung ikaw ay mag-file ng impeachment. Yan po ang isa sa mga way para po ma-remove from office ang isang pangulo na hindi na mangyayari dahil nga po hindi na pangulo itong si Rodrigo Duterte. In short mga tol, wala nang magiging pananagutan si Rodrigo Duterte. Kaya ang magagawa na lamang po ng hearing in aid of legislation na yan ay alamin ang katotohanan at eventually sa hinaharap magkaroon ng batas na magbibigay ng kaparusahan para sa mga naging paggawi, pagkilos nitong si Rodrigo Duterte sa panahon ng kanyang panunungkulan bilang pangulo. Magkaroon sana ng batas on that matter. Hanggang dito na lamang mga tol. Maraming salamat sa inyo. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat. Doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.